living doon. Yes, it's... Oh my God. It's first time ko naranasan. Surreal. Ang lakas na naman! Hi, I'm J.A. Tiglao. I'm the director of Metamorphosis. So I want to tell stories. Siguro, sobrang fascinating ng medium of art ng film kasi parang visual siya, pero at the same time, meron din siya ibang elements. May elements siya ng music, may elements siya ng theater. So halos lahat pinagsama-sama doon. And I think it's a magic siya eh for me na parang, oh, buti na lang may film na phenomenon na nangyari sa civilization natin. Kasi makakapagkwento tayo ng mas visual, mas intimate, ayun, at mas malaking possibility ng pag-storytelling. I'm the most uninteresting person na makikilala mo. I paint, I surf. Quirks ba yun? Pero parang, yeah, mahilig akong kumain. I like to be alone. I like to travel a lot alone. Kumain mag-isa. Ayan. Pero minsan, pag may makaklose akong friends, yan, sinasama ka din sila. Favorite Filipino film of all time, Himala. Lalapit daw po sa akin lahat ng may sakit at manggagamot po ako. Hindi dahil sa estudyante ako ni Sir Ricky, pero I appreciate the grandness of the story, but at the same time, yung pagiging human niya na dinedepict niya yung pagka-Pilipino natin. Siguro sa film ko sa Cinema One, sa Metamorphosis, I've never done love scenes na sobrang daring. And I can't imagine myself doing that kasi mahihayain din akong tao. Hindi ko alam kung paano ko i-communicate sa actor ko ganito yung gagawin mo. Pero after the shoot, parang shit, nagawa ko yun. Yan, for the love of film talaga, nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo akalaing hindi mo magagawa. Sa Philippines, si John Lloyd. Sa international, wala na siya, pero siya talaga yung gusto kong makatrabaho. River Phoenix. Sa mga Pilipinong manonood ng pelikulang Pilipino, naiintindihan ko yung take nyo sa pelikulang ginagawa namin. Minsan gusto nyo lang ma-entertain. Pagod na pagod kayo sa trabaho nyo, tatrabaho kayo sa palengke, tatrabaho kayo sa office, o sa kahit saan man. At minsan gusto nyo every weekend, dalhin yung mga anak ninyo at ma-entertain. At gusto nyo yung mga nakakatawa, yung mai-in-love kayo, yung rom-com. Naiintindihan ko yon. Pero gusto kong ipaliwanag din yung ibang side ng pelikula. May ibang role ang pelikula din sa buhay natin at sa bansa natin. Ang pelikula minsan ay malaki yung role niya sa pagdidikta ng identity natin bilang isang bansa. Ang pelikula minsan ay nagbibigay ng daan para sa isang revolusyon. Ang pelikula minsan ay nagmumulat ng maraming Pilipino sa isang advokasya. Marami siyang ibang role, hindi lang mag-entertain. Hindi masamang ma-entertain sa pelikula, pero sana mag-move forward din tayo aside from that.